Proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/PilipinasKontraGutom. Nakapag-coffee break ka na ba? Aba, ayon sa pag-aaral, masama ang sobrang trabaho. Aba, dapat samahan mo ng konting kwento. Mapa-issue ng bayan o issue ng buhay yan. Tenan at sabay-sabay na tayong mag-sip ng coffee sa oras na ito. Sayas at Mindanao, ito po ang programang Lunas Extension, ang pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama niyo po si Ate Jessica at syempre kapartner po natin dito sa ating 30 minutes na discussion, ang clinic po ni Dr. Sunny Villarreal. Siyempre, kasama po natin si Doc para ipaliwanag ang tinatawag na hypertension o bakit ka nagiging hypertensive. Kasama po natin ngayong gabi, walang iba kundi si Dr. Sunny Villarreal. Doc, good evening po sa inyo. Good evening, Cheska, at siyempre sa lahat na nakikinig, magandang gabi po sa inyo lahat. Mm-hmm. Ngayon na pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa high blood o hypertension. Mm-hmm. Bakit nga ba nagkakaroon ng high blood o nagiging hypertensive ang mga tao, Doc? Ano, ang tinatawag kasing hypertension, it's a lifestyle disease. Malaking kinalaman natin sa ating pamumuuri ng pamumuhay. Kasi bakit noong unang panahon, bihira ang may alta presyon. Nakikitang ito yung nakikita na sa mga may edad lamang. Pero ngayon, pababa ng pababa ang nagkakaroon ng alta presyon. Nakita sa pagkain, ano yung mga nakakapagpataas ng presyon? Ikaw ba'y nagsisigarilyo? Ikaw ba'y nag-aala? Ikaw ba'y mahilig sa mga maalat at matamis pagkain, ikaw ba yung mga puyat, ito yung mga tipo ng ano, lifestyle na pwede pa natin baguhin. Kaya mas maiwasan mo yung pagkakaroon ng alta presyon kung ito yung iwasan. Pero meron ding ano, yun ay mga tinatawag natin primary. Meron ding secondary hypertension. Yun naman, secondary hypertension, nagkaroon siya ng alta presyon secondary sa nagkaroon ng problema sa puso, nagkaroon ng problema sa kidney. Bilang komplikasyon ay nagkaroon ng alta presyon. Pero yung sinabi natin yung una na maa-alter natin, huwag kang kumain masyado maalat at pagkain, matatamis, matataba masisebo, ay magagawa pa natin. Mm-hmm. Itong hypertension, Doc, isang condition po ba siya na dahil sa ibang sakit, kaya ka nagiging hypertensive or the other way around? Dahil hypertensive ka, pwede kang magkaroon ng iba pang sakit. Yung sinabi mong, kumbaga nanganak yung sakit secondary effect ng hypertension. Yun yung sinasabi naman natin, siya nagkaroon ng alta presyon dahil meron pa siyang ibang pinanggalingang ibang sakit. May sakit na unang sakit sa kidney, kaya tumataas ang presyon. May sakit pala siya sa puso, kaya tumataas ang presyon. O may sakit pala siya, sabihin natin, sa hormone, kaya tumataas ang presyon. So ito yung sinasabi natin, yung unang sinabi ko na secondary sa life, it's modifiable. Pwede pa nating baguhin. Baguhin mo yung lifestyle, bababa yung alta presyon mo. Pero yung secondary hypertension, sakit sa kidney, tumataas ang presyon, medyo gagamutin mo rin yung kidney mo, pero mas mahirap yun. Although, sabihin natin mga 70-80% of presyon is more lifestyle disease. Kaya nga, mas maraming bata nagkaroon ng ganun. Pero, kung dating ka sa puntong nasira ang kidney mo, gagamutin mo rin ang iyong kidney. And of course, ipa-follow mo rin kung ano ba yung mga nakakos ng alta presyon na iiwasan mo. Mm-mm-mm. Itong high blood na sinasabi natin, Doc, normal naman siyang nangyayari sa bawat tao in the sense na kapag mainit, medyo tumataas talaga ang blood pressure. Kapag nagagalit ka daw, tumataas ang blood pressure. Pero yung lagi ng mataas, kahit wala ka namang ginagawa or nakapahinga ka, Doc, yun po yung hindi tama. Yes, masyado mataas yung cortisol level sa iyong katawan. No? Doon kasi tinatalaga na ang normal pressure should only be 120 over 80. O even ginagamit 100 over 80. Pero kasi minsan sa isang tao, hindi normal sa kanya. Halimbawa, may mga pasyenteng
tinanganak mababa yung presyon niya, 100 over 80. Pag nagkaroon siya 120 over 90, 80, masama ang pakiramdam. Merong mga pasyenteng bata pa ang presyon niya, 160, 160, 180, over 90, over 80, wala nararamdaman. So it varies a lot, no? Yung ngayon, going back nung tinatanong mong ganun, unang-una, depende yan kung ano yung presyon mo nung bata ka pa. Pangalawa, again, i-modify mo rin o susundin mo rin talaga. Pero as much as possible, ibabase mo rin sa anong nararamdaman ng pasyente. Kasi maaaring ang normal kong blood pressure, 160 over 80, wala akong nararamdaman. Although, nililabel sila as a walking time bomb. Bakit sinabing walking time bomb? Baka biglang ma-stroke yung matake sa puso, pero wala nararamdaman. So, it varies a lot. Kasi noong una, ang alta presyon ay hindi sakit. It's only a symptom. Ngayon sa dinami-dami ng merong alta presyon, kinonsider na siya as a sakit. Oh. Dati do, kapag nagpa-check up ang pasyente na tumataas yung blood pressure, ibig sabihin ang doktor mag-iisip, ano kayang problema? Ano kayang may... Oo, anong pinanggalingan? Anong sakit nitong taong ito? Ganun yes, po before, Doc. Pero sabi mo nga, dahil halos lahat na ng tao o napakaraming tao na ngayon ang hypertensive, kinonsider na siya as isang type of illness, Doc. Yes, oo. Ngayon, malaki pang magagawa natin mapagbago yan. Kasi yung ibang-iba yung lifestyle ng mga tao noon at ngayon. Mm-hmm. Lalo sa pagdating sa pagkain, mahilig tayo sa maaalat na pagkain or may mga pagkain sadyang yung lasa hindi maalat, pero mataas pala sa sodium. Mm-hmm. So, namamas yung mga effect na ganun. Kaya the most ideal, particularly, kapag ganitong generation, condition, ay ideal dapat, unang-una, marami tayong tubig. Mm-hmm. Pangalawa, i-moderate natin pagkain natin. Huwag sobrang maalat, matamis, and so forth. No? Kasi yun ang kadalasang pinagkagalingan. And of course, yung sinasabi natin galit ng galit, nakaka-stress yun, nakakataas ang presyon. Mm. Now, why do I have to mention this in our generation? Kasi po, nakitang isa sa pinaka-common na kinamamatay ng pasyente na COVID-related is hypertension and heart problem mm-hmm. and lung problem. Mm-hmm. No? Ang ganda ng statistic ang pinakita sa CNN. Lumabas na sa ang namamatay daw sa ng mga matanda, 1 is 29. Kapag ang edad ay 50 pataas. Okay. Pero yung mga bata pa lang, 1 is to 20,000. So no, you can see the big difference. Kaya mas maraming namamatay na nagkakaedad na merong comorbid condition. At pag sinabi mong comorbid condition, ang pinaka-common na sakit, it can be diabetes or hypertension or a combination of both. Mm-hmm. Alam po natin, sa Pilipinas ay napakataas na mayroong may alta presyon na hindi pa nagagamot o ayaw uminom ng gamot. Ayun nga, nabanggit ni Doc yung mga ayaw uminom ng gamot. Marami mm-hmm. po yan. Kasi kahit sa mga kapamilya o kakilala natin, ito yung isa sa inaayawan nila, Doc, na kapag yes. Tumaas ang blood pressure, sasabihin, nako, kailangan mo nang uminom ng maintenance. Parang yes. takot doon ang tao, Doc. Oo. Ang ginagawa kasi kapag may naramdaman lang hindi maganda, may gamot ako sa alta presyon, inom mo. Mm. Pero kapag okay ang pakiramdam, hindi iniinuman ng gamot. Although, wala nga naramdaman, pero mataas pa rin ang presyon nila. Mm-hmm. Kaya ako, I agree yung sinasabi natin, paggamit ng maintenance, for safekeeping yan eh. Pero at the same time, kung talagang gusto natin to identify, kasi pag nagtitreat ka ng hypertension, you're only treating the symptom. Mataas ang presyon ko. Mm-hmm. Pero yung pinanggalingan ng bakit tumaas ang presyon mo, ay hindi nagagamot. So, it becomes a vicious cycle. Inom mm-hmm. ka ng inom ng gamot panghabang buhay, palala ng palala ang naging komplikasyon. Mm-hmm. Kung iaaris pa sa umpisa-tumpisa, anong kahit dahilan kung bakit mataas ang presyon ko? May sakit pala ako sa kidney. Gamutin mo yung kidney. Mm-hmm. Naturally, bababa ang iyong presyon. Mm-hmm. Yun ang ibig sabihin natin. Mm-hmm. Basically, Doc, kaya po tumataas ang blood pressure, yung puso ba natin ang mismong nahihirapan or baka yung ugat din po ay hindi maganda ang daloy kaya tumataas ang pressure ng dugo? Okay, yung sinasabing hindi maganda yung daloy, no? Yung related din yan sa pagkain. Mm-hmm. Kapag hindi maganda yung daloy, ibig sabihin nakikipot yung daloy ng dugo. Secondary, nagkakaroon tinatawag natin atherosclerotic deposit, no? Ano itong atherosclerotic deposit nito? Kombinasyon na mataba, masebo, mamantikang pagkain, mataalat at matatamis.
Ngayon, saan mo na naman nakuha yan? Again, pinagalingan na sa pagkain. Mm-hmm. So, kontrolin mo yung pagkain mo para hindi ka tumaas. In fact, alam mo, mas mabilis tumaas ang presyon mo kapag ikaw ay nakakain ng maalat na pagkain. Mm-hmm. Akala natin mataba lang, no? Hindi. Ang mataba, it will take at least one day bago tumaas ang presyon mo. Kaya tandaan nyo, mm-hmm, pag maalat ang pagkain natin, mas mabilis tataas ang inyong blood pressure. So, mm-hmm, again, bumabalik tayo. Maraming dahilan ng alta presyon ay may kinalaman din sa ating pagkain. Sige po, tayo ay mag-break lang for our commercial. At sa ating pagbabalik, tanungin nga natin kay Doc, bakit may ibang pasyente, maging yung mga texter natin o yung mga nagme-mensahe sa atin sa Facebook, nagtatanong bakit tuwing umaga lang mataas ang blood pressure nila. Yung iba naman, tuwing gabi, tumataas yung kanilang blood pressure. Alamin natin ang dahilan mula po kay Dr. Sunny Villoria sa ating pagbabalik. Matapos lamang ang ilang paalala. White Rose Papaya na may double whitening, papaya extracts plus whitening ng vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Papaya puti! Papaya fast! White Rose Papaya! Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gaano kagaling ang batsok mo? Ah! Uy, araw! Amoy pawis! Ang bango mo pa rin! Shield Bath Soap. May 24-hour germ protection. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mong Shield. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Mahinit, pinag-uusapan, trending, viral, at lahat kailangan malaman. Mga balitang di mo dapat palampasin. Mga balitang mabilisan mong malalaman. Walang paligoy-ligoy, diretso, direct to the point. Pangunahing balita, kasama ang tandem na may tiwala ang bawat Pilipino, sina Deo Macalma at Angelo Palmones. DZRH, Pangunahing Balita. Saglit lang ho sa mga nakikinig ng Lunas Extension, tayo po ay makiki-update lang dun sa nangyaring encuentro dyan sa may Commonwealth Quezon City. Nasa linya po natin si Val Gonzalez. Val, kumusta na dyan? Mula rito sa nata-traffic na kabahanan niya, Commonwealth Avenue eastbound, ay nakita namin, sinusundan namin itong isang sasakyan ng scene of the crime operatives ng Quezon City Police District na nanggaling doon sa bahagi ng EDSA Camuring, Quezon City. Dito sa matraffic na lugar na ito ay lumusot-lusot itong sasakyan ng Soko patungo sa lugar kung saan nangyari ang madugong inkwentro sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Quezon City Police District Special Operations Unit. Hindi pa ngayon makumpirma kung ilan yung kung mayroong mga nasawi o napatay dito sa inkwentrong ito. Pero kapag kaganitong sokurang pumasok dito sa area ng isang crime scene, ay siguradong may mga patay na iimbestigahan itong mga tauhan ng Soko. Mabilis na dumaan dito sa gitna ng napakahigpit na dali ng trapiko itong sasakyan ng Soko. At usad pagong pa rin itong bahaging ito ng eastbound lane ng Commonwealth Avenue o yung galing ng bahagi ng Elliptical Road patungo sa bahagi naman ng Fairview dito pa rin sa Quezon City. Bagamat umuusad, pero talagang maging yung mga motorsiklo ay hindi makalusot dahil dumami na itong lane patungo ng bahagi ng Fairview dahil nga doon sa madugong inkwentro na nangyari dito sa bahagi ng Evergutesco Mall dito sa Quezon City. May mga impormasyon tayong nakukuha na meron ng patay, pero mas makabubuting ang kumpirmasyon na yan ay magkaling na mismo sa mga tauhan
ng Quezon City Police District, particular na ang Sokot maging ang Criminal Investigation Service ng QCPD na siyang mag-iimbestiga dito sa nangyaring madugong inkwentro. Ang mga opisyal ng magkabilang panig, itong si PIDEA Director, ang PIDEA Director General Wilkins Villanueva, maging ang QCPD Director na si Police Brigadier General Danilo Masirin, ay kapwa nandun na sa lugar, pero ang NCRPO Director, itong si General Danao, ay patungo na rin dito sa bahaging ito kung saan nangyari ang madugong inkwentro. Ako'y magsasagawa pa rin ng follow-up mula rito sa tumigil na halos na daloy ng trapiko ng mga sasakyan dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue. Val Gonzales nagulat para sa DJRA isang kauna-urahan sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. Manatili po kayo nakatutok dito po sa ating himpilang DZRH. Mamaya po'y magbibigay pa tayo ng mga update kaugnay po ng nangyaring misencounter. Umano yung misencounter dyan sa Commonwealth Quezon City. Balik tayo sa programang Lunas. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Oras natin, alas 8:49. This portion is brought to you by... What is your favorite color? Batay sa Psychology Today, merong simpleng paraan para malaman ang pag-uugali ng isang tao at ito ay sa pamamagitan ng color test o pag-alam ng favorite color ng isang tao. Ang isa sa walong kulay na pagpipilian sa color test ay color black. Ayon sa German scientist na si Hermann von Helmholtz, ang kulay ito. Sa ating talakayan, kasama niyo pa rin po si Ate Cheska. At ang nasa linya po natin sa kabilang location ay si Dr. Sonny Villor. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga causes ng hypertension at saka yung ano yung sabi nga ni Doc, reversible naman yan, pwede pang i-correct yan, meron pa tayong pwedeng gawin. Pero Doc, bakit may mga texter tayo, di ba, na sabi, Doc, bakit tuwing umaga pagising ko, high blood ako? O kaya tuwing bago matulog, dun lang talaga tumataas yung pressure. Anong mga factors yun, Doc? Sige, unahin natin yung bakit sa gabi mas tumataas ang pressure. That's most likely stress-related, no? Pag dumating ng 4 to 5, masyado tayong maraming activities, eh talagang tumataas yung cortisol level pagdating ng gabi, kaya tumataas. Ngayon, yung growing to that is, bakit sa umaga lang nagkakaroon ng pagtaas ng pressure, no? Unang-una, kapag hindi maganda yung quality ng tulog mo, maaaring, ibig sabihin kulang ka sa tulog, maaaring tumaas ang pressure mo. Pangalawa, ano ba kinain mo nung dinner? No? Pangatlo, excess exposure sa malamig. Bakit excess exposure sa malamig? Kapag tayo nag-excess exposure sa malamig, yung blood vessel natin, ang daloy ng dugo, ay kumikipot. Pag kumipot ang daloy ng dugo mo, tataas ang blood pressure. So, yun ang best explanation I can think of. So, tingnan mo, tama yung sabi mo. Kailan ba ako naano? Kailan ba tumataas ang pressure ko? Kapag sa umaga, it can be hormone-related o kaya yung sa lamig. Pag sa gabi naman, more related sa stress, kung anong the full day na ginagawa mo, na naiipon yung stress mo sa katawan. So, dapat pala i-observe natin. Tuwing kailan sa buong maghapon, medyo nararamdaman nyo ang pagtaas ng blood pressure. O kaya, Doc, mas maganda ba na minomonitor sa umaga at saka sa gabi yung kanilang blood pressure? Yes. Particularly, paano mo monitor sa umaga? Kailangan yung pasyente ay hindi muna babangon. Somebody merong pang blood pressure machine. Kukunan mo siyang 10 beses na sunod-sunod para makita yung average blood pressure kung mataas siya. Kailan ang downing? Kailangan hindi pa siya, wala pa siyang activities bago kunan ng blood pressure. No? Kaya kung i-analyze mo, paano natin discuss dito,
hindi tayo nag-discuss, mataas ang presyon, bigyan mo ng gamot ng ganito. Ang gagawin po natin, alamin yung dahilan kung bakit tumaas ang presyon ko. Halimbawa, pag sinabi natin too much stress, ano ba mga antioxidants pang kontra ng stress, B complex can also be, no? Kapag naman sabi natin sa umaga, secondary sa kumikipot ng daluyan ng dugo, ginkgo biloba, noni juice, mga pwede. Kaya hindi pare-parehas ang binibigay nating gamot kasi depende yan sa pinanggalingan ng pag-altapisyon. Kaya okay lang mag-take tayo ng ano, ng daily medication, pero ang yun ang role ng mga supplements. Ang role ng supplements na identify mo anong dahilan ng yung pag-presyon at yun ang internal organ na gagamutin mo by nutrifying or cleansing the nutrients na involved sa pagtaas ng presyon. Mm-hmm. Yung sinabi mo kanina, Doc, na may interval o 10 times mong susubukan na kuhanin yung blood pressure ng isang tao, lalo na pagkagising sa umaga. Anong interval nun, Doc? Sunod-sunod or 5 minutes? No, wala. Sunod-sunod. Sunod-sunod. Mm-hmm. Oh, kailangan hindi pa nakawalang activity. Talaga nakahiga pa yung pasyente. Mm-mm-mm. So may mga tamang position ba, Doc, sa pagkuha ng blood pressure? So pwedeng nakahiga? Nakahiga lang, no? Okay. Totally walang activity pa. Talaga may mag-assist na po ng blood pressure. Doon makikita mo yung average blood pressure. Ano ba yung average blood pressure? Kung ang blood pressure niya talaga ay 140 or 120, pagkatapos minsan mag-range yun. Pero usually hindi yan nagkakalayo. Let's say, ang blood pressure niya nakita ay sunod-sunod out of 10, 120 or 130, you get it, it could be 125 or 120, depending kung gaano karami 120 or 130 na lumabas. Pero hindi siya lalayo. Kasi there's a difference between, sabi natin, hindi nangyayari kasing unang kukuha 120, biglang nag 180, hindi ganun. Walang ganun. Walang ganun. Hindi mo makukuha yung average blood pressure pag ganun. Mm-mm. At saka siguro isang reminder or tip na rin, Doc, sa ating mga taga-follow dito sa ating discussion. Kung meron kayong digital equipment ng pang-BP sa bahay, i-check ninyo yung baterya. Kasi minsan, Doc, kapag mahina na pala yung baterya, hindi na rin talaga nagiging accurate, Doc, no? Measure. At saka kung ano naman, hindi naman masyadong malayo yung difference ng digital at saka na manual ng barometric ng blood pressure. Pero the best talaga is barometric ng blood pressure. Mm-mm. O yung manual, yung pinapampa po na ginagamit talaga sa mga ospital before. Kasi yung digital, more convenient siya. Ikaw mismo pwede na magtingin eh. Pero the best talaga, kung makikita niyo sa mga sa ospital, talagang ginagamit yung sinasabi mo, pinapampa. Mm-mm. Pero Doc, within the day, kung halimbawa okay naman yung kanyang blood pressure sa umaga, na monitor every morning, pero at certain time of the day na parang, lalo na yung mga senior citizen, magsasabi, nahihilo ako, i-BP nyo nga ako, di ba parang ganun, Doc? Ano yung best position? Pwede bang nakahiga sila na i-BP mo or mas maganda pa upuin lang? Pwedeng paupo or nakahiga. Lalo na kung nahihilo, talagang pahigain mo yan. Kasi magkaiba yan, particularly pag nakatayo ng blood pressure, yung pasyente, mag-iba yung blood pressure. So, it can be nakaupo o kung anong convenience sa kanya. Nakaupo or nakahiga, pwede naman yan. Mm-mm. Parehas na magiging accurate yung makukuha mong resulta. Yes. Mm-mm. Balikan natin, Doc, yung sinasabi mong makokorek naman. Kahit na mga senior citizens na ba, Doc, ay kaya pa rin i-prevent yung pagtaas ng blood pressure po nila? Unang-una, depende on the cause of the problem. No? Yung sinasabi kong kayang i-prevent, yung lifestyle, baguhin ng pagkain, pattern ng tulog and so forth, madali makorek yun. Pero kung sabihin natin, kasi sa nagkakaedad, marami na yung complicating, maraming pinanggalingang ibang condition eh. Like maraming sa may edad, may sakit sa puso. O kaya common yung hormonal imbalance. No? Kasi meron ka tinatawag na yung iniisip kasi dati, kapag nagkakaedad, talagang natural tumataas ang blood pressure. Pero hindi ho ganun all the time ang pasyente. That's more of the hormonal o yung status ng pasyente. No? Yung mga ganun, kailangan pa rin investigahan. Pag sinabi natin investigan, hindi mo tataas ng gusto yung blood pressure, pero may pinanggagalingan yan. Kaya again, ulitin ko, gagamutin mo siya ayon sa pinanggalingan. Kaya pala hindi bumababa ang presyon ng matandang ito kasi hindi maganda yung tulog.
na-mention ko kanina, pag hindi maganda yung tulog mo, usually tumataas din ang blood pressure. I-correct mm-hmm. mo, patulugin mong maganda. Mm-hmm. Okay. Doon sa mga listeners naman natin, Dok, nasabi mo nga maganda yung meron sila mga antioxidants, mga supplements na makakatulong, lalo na kung meron na silang maintenance for hypertension. Ito, Dok, ay maganda bang isabay sa oras ng pag-inom nila ng hypertension drug mismo? Hindi sa inuman ko ang gamot ko ngayon tapos agad-agad. Magagap ka at least mga 15 minutes. Yun ang importante ito. No? Pero huwag kayong matakot na isa ba yung chronic daily medication nyo sa paggamit ng mga supplements. No? Kasi alam mo, more than 20 years na akong nagaganito and dami na ang pasyente naalis yung gamot for the blood pressure at nag-maintenance na sila ng ng mga supplements which is nakakatulong at yung proper lifestyle adjustment, no? At syempre si Dr. Sonny Villoria, kapartner po natin sa programang Lunas Extension. Dok, bago tayo magpaalam, ulitin lang natin yung bilin po ninyo para sa mga naha-high blood sa panahon ngayon, yes, Dok. So, alam mo, pwede silang magkonsulta sa ating clinic din, no? Okay, kahit sa telephone. Again, the number 829-77-388. So once again, Doc, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. At yan na po ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas Extension. Nakasama nga po natin si Dr. Sonny Villoria. Ako naman, Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa Lunas at Lunas Extension. Good evening po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang sa susunod dito sa Lunas Extension. Tuloy ang bangon, tuloy ang hilom. Kayang-kaya, basta sama-sama. Kasama ang tamang balita at tamang serbisyo ng DZR.